What's up guys? Welcome to Bonzu. For today's video, papakita ko lahat ng mga alaga ko dito sa bahay. And simulan natin kay Picoy, ang aking blue nape parrot. Ito, bigyan ko siya ng opuntia, isang base ng cactus na paborito niya ngat-ngatin. Pero ang staple diet niya ay sunflower seeds. Yung opuntia na yan eh, pang treats lang. Okay, next. Ito tayo sa aking flight cage. Kung saan ko nilalagay ang aking mga pababang inakay na mga African lovebirds. Usually, alps too, ang alaga ko. And ito, dalawa pa lang sila. Isang far blue mauve fisher at isang blue fisher. Pareho silang split opaline. Okay, so dito naman sa side na to, andito ang aking mga breeders. Ito ang aking back-to-back green opaline. Pinagpapares pa lang sila. Ito naman ang aking GCC. Pairing pa rin sila and hopefully ma-breed soon. Okay, next. Ito naman ang aking African lovebird. Nasa loob sila ng nest box dahil meron silang inakay ngayon. Okay, ito ang laman ng kanilang nest box. Yeah, may inakay silang isa. Wow! Ang pares dito ay isang green ewing at isang blue opaline. Ito namang pair na to ay may inakay na rin. Ayan, nagpapakain siya. Isang violet fisher ang nanay at ang tatay ay isang far blue. Sana mag-split na siya. Split to opaline. Next pair. Magaling sila maggawa ng kanilang nest, tagong-tago. Pero ang pair nito, isang green ewing opaline at isang far blue ewing. And ito namang pair na to, isang possible split opaline at isang pied opaline. And currently may itlog din sila. Sana mag-fertile at maglabas ng opaline. At ito namang pair na to, isang back-to-back, far blue. Mating na rin, nesting, pero wala pa silang itlog. At ito, nag-iisa kong personata. Pareho silang far blue na tortoise. And mating na rin yata ito. Sana magka-itlog na rin. And ito ang pinapakain ko sa kanila. Itong dry egg food pag may inakay. And also itong conditioner. At ang usually na pinakain nila itong African mix pag walang inakay. Okay, so dito naman tayo sa reptile corner. Ito ang aking sulcata tortoise. So 6 months pa lang to
And ang pinapakain ko sa kanya kadalasan gulay lang. And Missouri pellets for tortoise. Binibigyan ko rin siya ng treats kagaya nitong Opuntia cactus. So ginagawa ko, ginugupit-gupit ko lang siya para makain niya. Parang ganito, guys. Yan, okay na yung ganyan. Ibigay na natin. So ayun, ayaw niya kainin yung puntya. Binigyan ko na lang siya ng saluyon. Yan ang pinaka-favorite niyang pagkain. So naman ang aking sailfin, Rizal. Mga 3 months old. Kadalasang kinakain niya ibis or binibigyan ko rin siya ng gulay. Pero mas gusto niya mga ibis. Ew! Gross! Ito naman ang aking green iguana. About 3 months old din. And kapareho niya lang ng pagkain yung aking sulcata. Kung anong kinakain nun, yun yung binibigay ko sa kanya. Ito naman ang aking snapping turtle. About 3 years old. Turtle pellets ang pinapakain ko dyan. At minsan, meat. Ito naman ang aking red ear slider at mga Malayan box turtle. Yan, halo-halo sila dyan. Ito naman ang aking green arowana. Madalas niyang pagkain, superworm and hipon. Almost 4 years na rin yata sa akin to. And tank niya 100 gallons. Man yung aking flower horn. Ayan, medyo gumaganda na siya. And ang use nitong salamin ay para maging mas aggressive siya. Para mas lumaki ang kanyang ulo. O yung tinatawag na ko. And ito namang isang to. Bigay lang ng kaibigan ko na panalunan niya sa raffle. Pinaraffle, wala namang future. Ayaw pa magpakita. So, ayan siya. Pero mukha naman siyang female. Wala siyang ulo. So, sa flower horn, pagka ganyan na malaki ang kanyang ulo, male yun. And kadalasan sa mga female, walang ulo. Pero meron ding kakaroon, pero madalang lang. So dito naman tayo sa aking kennel. Ito ang aking Shih Tzu family. Ang aking mga huskies and bullies dito sa baba.
So, start tayo kay Kendra. Classic bully, kapapanganak niya pa lang. Ito naman si Kara. Isa siyang husky na dirty face. Ito naman si Giannis, anak ng isang import woolly husky. And ito naman si Kira, ang aking first husky. Nakatatlong anak na siya. And for this season, waiting pa rin na mag-hit siya. And para ma-breed na ulit. Ito naman si Mazikin, ang aking exotic bully. At the moment, feeling ko hit siya. So, hintay tayo ng ilang pang araw kung talagang mamamaga yung kanyang female part. So, ito naman ang aking mga bully puppies na anak ni Kendra. Yun na dun sa aking kennel. So ito ang mga puppies ko, mga 6 weeks na sila. Inihiwalay ko na yung mother nila. Pero once a day, sinasama ko pa rin sa kanila para makadeto sila. Pero pinapakain ko na sila ng puppy dog food and goat's milk. Para masanay na silang kumain sa sarili nila. Naka-schedule na rin sila sa kanilang first vaccine this coming Friday. Okay, so that's it guys. Yan ang mga alaga ko dito sa Bonzoo. Bye!